It's another training day for us tonight. And alam ko, excited na excited kayo matuto. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, pagpaparami ng pera. Gusto nyo bang dumami yung pera nyo? Gusto nyo ba yung ano? Gusto nyo ba yung hindi lang basta 10,000 yung kitain nyo, hindi lang basta 20,000. Hindi tayo mag-uusap ng ano lang, ng barya dito ngayong gabi. Pag-usapan natin yung million talaga. Gusto nyo ba yun? Ayan. Lahat ng nanonood, no? Lahat ng nanonood, ngayon, napakaswerte nyo kasi kayo yung unang makakaalam ng mga strategies kung paano magparami pa ng pera sa JC. Alam naman natin kapag ang JC, kapag nakita mo ng buo yung JC, talagang mai-impress ka eh. Tama ba? Lalo na pag naiintindihan mo siya, no? Ngayon, ang pag-usapan natin, paano mo pa mamamaximize, paano pa mamamultiply yung income mo. Kagabi, nagbigay ng good news si CEO, si President Jonathan. So, si Pres Duterte kasi binati yung may-ari natin, di ba? So, talagang nakaka-proud, di ba? Napanood nyo ba yon? Yung mga video ng pagbati kay, ano, kay Boss Jonathan. So, sino sa inyo yung proud na nasa JC tayo? Di ba? Saan kayo makakita na yung mga tycoons, yung mga celebrities, yung mga kilalang anchor, yung mga kilalang PNP chief, di ba? Yung mga general, yung mga, alam mo yun, secretary ng mga ganito, ng tourism, ng ganyan. Akalain mo, di ba, grabe pa salamatan yung may-ari ng JC, di ba? So, dun pa lang makikita mo kung gano'ng katiba yung, hindi lang yung connection eh, kundi yung kumpanya natin. Kasi paulit-ulit nilang sinasabi na sobrang dami natutulungan ng JC, sobrang dami natutulungan ng owners natin, di ba? Tapos, akalain mo, even Mr. Erwin Tulfo, na hinihingian ng tulong ng bayan, tapos pagdating dito, siya yung nanghingi ng tulong sa owner natin, no? Proud ba kayo, guys? Ayan. So, shoutout ko lahat na nanonood ngayon, watching from Leyte, watching from Cavite, Laguna. Ayan. Ang dami, Sir Froylan. Hello. Ayan. Miss Melanie. Ayan. Randy. Ayan. Ready na lahat, no? Nandiyan na ba yung Team Global? Nanonood ba lahat ng Team Global ngayon? Kasi ang Team Global, pag sinabi mong Global, normally 15 accounts yan eh. Kayo yung puro tad-tad ng multiple accounts. So, bagay sa inyo yung pag-uusapan natin ngayon, no? Team The Best, ang ingay-ingay din ngayon. Sobrang momentum. So, congratulations sa ating Eralista. Kasi talagang nakukuha natin ngayon yung peak ng momentum, no? And talagang sigurado ako marami makakakuha ng first million nila in the next 6 months dito, ngayon 2020. And people will be so shocked na paano nangyari na sa gitna ng new normal and pandemic na nag-a-adjust lahat tayo, eh talagang tuloy-tuloy dito. Ayan. So, Team Laban, ang aga rin ng Team Laban na nandito, nanonood. Team Lipad, sobrang ingay, ano, grabe. Ayan, meron din tayo nanonood from Davao and Bulacan. Hello, guys. Ayan, and of course, no, Team Big Time, nandiyan din. Team Dreamcatchers, Team Alpha, nandiyan din, di ba? Talagang tuloy-tuloy ito. Ay, may bago tayong binibuild ngayon from Mariveles, Bataan, no? Marvelous natin na team nandun, no? Ayan. So, okay. Hello sa lahat ng mga nanonood. International. Ayan. Hindi ko alam kung anong oras sa inyo, pero ibig sabihin, excited kayong matuto, no? Ngayong araw na to. At yun naman yung gusto natin. Team Hunters, no? Sobrang taas ng momentum nyo. Grabe transactions nyo. Sa isang araw ngayon, parang hindi tayo bumababa ng 200,000 isang araw transactions. Pataas ng pataas, no? Nag-half million pa nga eh. So, talagang dahil gusto natin magtuloy-tuloy, mas gusto kong pag-usapan natin ngayon sa training natin kung ano ba yung multiple accounts. Bakit? Ito lang ha. Okay. Ito lang yung pag-uusapan natin ngayon, no? Lilinawin ko ngayong araw na to, ngayong gabi, sa inyo, dahil lahat na nanonood ngayon, pure members na to, lilinawin ko sa inyo, ano ang ibig sabihin pag naririnig nyo yung mga salitang positioning advantage? Ano ang ibig sabihin pag naririnig nyo yung salitang working smart? Ano ang ibig sabihin pag sinasabi
dati yung salitang multiple accounts. Yan. Yung mga ganun na mga naririnig nyo, pag-uusapan natin yan ngayong gabi. Pati yung naririnig nyo yung mga times many. Yan. Ano ang ibig sabihin ng times many? Yan. Excited na ba kayo, guys? Okay, wait lang ha. Patayin ko lang yung, yan. Alright. So, then excited na kayo malaman, no? Kasi, normally kapag bago ka, alam na yung mga bago dito, isa yan sa mga binibigay na tips sa inyo ng mga TL nyo na mag-multiple accounts ka, kailangan may positioning advantage, kailangan ganito. So, linawin ko na ngayong gabi, no? And para pagdating ng time, no? Pagdating ng time, huwag mo kaming sisisihin, no? Huwag mo sisihin yung TL mo, no? Na bakit hindi sinabi sa'yo. Kasi sa totoo lang, dahil ang ganda nitong multiple accounts, may nangyari before, no? Dati pa to, no? Na nalaman kong story. Merong tao na hindi niya alam na pwede pala mag-multiple. Hindi niya alam na pwede pala magdagdag ng account. So, isa lang siya. Ito na nangyari. Noong time na may napa-sign up siya, may na-refer siya, ang unang tanong nung napa-sign up niya, ilan ang hanggang account na pwede? Yun kagad, kasi negosyante yung tao eh. So, ang unang tanong kagad, ilang account yung pwede? Siyempre, sinabi na, ito 15, ganyan. Naglabas. Alam mo yung nag-invite, dahil one account lang siya, ha? Nagulat siya. Sabi niya, pwede pala yun, no? Na magdagdag ng maraming account. Sabi niya ngayon doon sa nag-invite sa kanya, bakit hindi mo sinabi sa akin na pwede pala? Sana, nagdagdag na ako. Sana, nag-multiple din ako. Alam mo, sagot sa kanya nung nag-invite, kasi, one account pa lang, hirap ka na eh. One account pa lang, ang tawag ito, nabibigatan ka na. Kaya hindi ko na in-open sa'yo. Alam mo, sabi nung tao, bakit mo hinusgahan yung kakayahan ko? Ba't mo ako in-underestimate? Kasi baka naman kaya ko palang gawan ng paraan. At least alam ko. So, para maiwasan natin yung pagdating ng time, sasabihin mo na, ay, ba't hindi mo sinabi sa'kin na, alam mo yun, na isa lang, bakit may nayaan na isa lang ako? Diba? Ngayon, malaman nyo man itong multiple accounts, nasa sa'yo yan, decision mo kung gusto mo talagang magposesyon. Ang importante lang, transparent kami sa'yo para makita mo. And eto guys, sasabihin ko sa'yo, ito sasabihin ko, lahat ng e-explain ko ngayon ng multiple account, ito yung malaking dahilan kung bakit kami nakabili ng bahay. Ito yun ang dahilan kung bakit sa industry ang to, naka more than 10 na kotse kami. Ito rin ang dahilan. Bakit nangyayari na may kumikita? Dapat kasi, di ba, ang isang account, pwede kang kumita kalahating milyon. Paano nangyayari na may kumikita ng 1.5 million, isang buwan, 2 million, isang buwan, di ba? So, pag-usapan na natin. Excited na ba kayo? Excited na kayo? Alright, sige. Umpisahan natin, no? Yung salitang positioning advantage. Ayan. Pag sinabing positioning advantage, eto yan. Diba ikaw one account ka lang? Okay. Nakikita nyo naman siguro, malinaw naman dyan sa screen nyo guys. Diba pag one account ka lang, ang laging sinasabi, no, mag-position ka na. Bakit? Kasi left and right. Diba lahat ng papasok sa left mo and papasok sa right mo, kikita ka 1.5. Pag sinabing positioning advantage, umpisa pa lang, ang unang left, ang unang tao sa left at ang unang tao sa right, dapat hindi ibang tao yan. Dapat hanggat maaari, ikaw din yan. Ulitin ko ha, dapat ang unang tao sa left at unang tao sa right, dapat ikaw rin yan. Yan ang tamang strategy. Alam mo, nung time na nakita ko to, nung bago pa lang ako, dahil nga nabigatan ako sa isang account pa lang, di ba? Noong time na nalaman ko na magdadagdag pa ako ng account, sabi ko, ang bigat, sabi ko, hindi pa ako nakakabawi. Kumbaga parang sa akin, parang kakalabas ko lang ng pera, ba't maglalabas na naman ako uli? Pero ang sabi lang sa akin noong time na yon, Anne, huwag mong tingnan yung ngayon, tingnan mo yung future, tingnan mo yung long term. Kasi pagdating ng time, hindi mo na mauurong yan. Ano ang point? Pasasalamatan mo yung decision mo na naglagay ka ng account, no? Sa umpisa pa lang. Ayan. Bakit? Simple lang. Tingnan nyo guys ha. Diba ikaw to? Itong unang tao sa left at itong unang tao sa right,
ang goal nila is i-multiply. Yun, yun na yung word. I-multiply yung income mo. No? At saluhin lahat ng mga tao na ilalagay mo sa left and right mo. Okay? Mas ma-appreciate niyan pag pinakita ko sa inyo yung one account. No? So, kita naman. Halimbawa, one account ka muna. Tinan nyo yung tsura. What if ang nangyari, parang wala tayong ano. What if ang nangyari, kung ikaw to, etong tao sa left mo, ibang tao na, kaibigan mo kagad yung pumosisyon. Yung tao sa right mo, ang nangyari, pinsan mo, right? Okay lang naman yan. Ibang tao na. Tignan nyo ha, okay lang yan. Ibang tao na. But the point is simple. Paano pala pag dumating yung time na sumagad-sagad na yan? Bakit? Kasi, tignan nyo, ang isang account, ang limit lang na pwedeng kitain yan ay hanggang 10 pairs lang. 10 pairs, no? 10 pare, 10 left, 1 left, 1 right. 10 pairs sa isang araw. Times 1.5 kada pair, ang isang account mo, pwedeng kumita ng 15,000 per day. Equivalent ng 450,000 per month. Ang isang account mo. Okay? 10 pairs. So, ibig sabihin, guys, eto na. Pag dumating yung time na isa lang ang account mo, tinan mo ha, at ito tumodo, paano pag dumating yung time, meron dyan sa left mo parang ako, at sa right mo parang si Rai, at sa right mo parang si Ate Jim. Sa ayaw mo at sa gusto, dadami ng dadami yan, nadadating yung time, wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa din. Pero, paano pag dumating yung time, yung left mo ang pumasok, 30 na. Sa right mo, ang pumasok, 50. Isang araw. Mangyayari ba yan? Oo, mangyayari yan. Nangyari na yan sa akin eh. Alam ko yan eh. Nakita ko na yan. Possible yan. Ngayon pa alam, pwede nang mangyari. Hindi mo maaawat yan. Ask me why. Kasi, kung ikaw gusto mo kumita, yung mga tao sa ilalim gusto rin kumita ng mga yan. Ay, hindi mo ngayon awatin yan. Kung ikaw ang pangarap mo, kotse lang, meron dyan sa ilalim mo, ang pangarap niyan, yate na. Ang pangarap nung nasa ilalim mo, isla na, ikaw bahay lang. So, ano ang point? Kahit anong gawin mo, hindi mo na maaawat yan dahil bawat isa sa kanila, nagpapasok din yung 10 pairs, 10 pairs, 10 pairs, ikaw, one account ka lang. Ano ang point? Pag sobrang lakas na ng grupo mo, left and right, left mo Pilipinas, right mo international, kapatid. Kapatid, I'm telling you. 30 sa left, 50 sa right, kahit ano pa, ang babayaran lang sa inyong company, 10 pairs lang. Ano ang point? Hanggang 450,000 ka lang, isang buwan. Ano ang point? Sayang, bakit? Kasi wala nang sumalo. Paano wala nang sumalo? Eh sana, kung ikaw yung tao sa left at tao rin sa right at may account ka dyan, eh di sana, tingnan mo ang nangyari, ha? Diba, 30 to? Diba, 50 to? Ilagay natin ito dito, tatlo account mo. Tama? Itong account mo, 10 pairs ka. Tama? Ito yon. So, itong account mo, automatic, kahit walang gawin, kumikita na ng 450,000 isang buwan. Eh diba, ikaw rin to? So, may sarili ring left and right yan. So, lahat ng natapon dito, dahil 10 lang ang kukunin niya, yung 30 minus 10, yung 20, masasalo nito. Bakit? Kasi iba ang 10 pairs nito, iba ang income nito, iba rin ang 10 pairs nito, iba rin ang income niyan. So, imagine mo, magkano ang kapital ng tatlong account? 48,000. Tama? Pero, ang kikitain mo, magkano? Pwede ka kumita ng 45,000 per day. Equivalent to 1.3 million pesos per month. Times 3 mo. Bakit? Yun yung, imagine mo, isang beses mo lang, winnerk out yan, pero may sumalo. Yun ang purpose niyan. Tanong, Coach Ann, paano kung ganito? Okay lang ba may mga tao na yung nasa ilalim? Tapos okay lang ba, Coach Ann, magdugtong ako sa ilalim? Okay lang. Okay lang, okay? Tinan nyo ha, panoorin nyo. Ikaw to,
kaibigan mo to, eto, kamag-anak mo, ang nangyari, hindi ka naniwala na magdugtong agad ng account. Ginawa mo, playing safe ka, takot ka tumaya, may mga ganun eh, sigurista kaya lang wala sa lugar. Bakit? Eh kasi kung ang nagsasabi sa'yo, eh may resulta na, may narating na, ipakinggan mo yan. Kasi ibig sabihin, iba yung, kumbaga, ayaw niya may masayang sa'yo. Nakuha mo, tinawa, panoorin mo muna. Tanong, what if tao na yan? Tapos bigla kang nagising, sabi mo, sige na nga, magdudugtong ako. Ang nangyari ngayon, dito sa kaibigan mo, nagdugtong pa rin ng isang account. What if, bakit? Eh kasi kung ang nagsasabi, what if, nagdugtong ka, sorry ha, what if nagdugtong ka ng account dito guys sa pinakailalim? Okay. Pero, sayang. Why? Kung umpisa pa lang, dinugtong mo na siya, kinabit mo na siya dito, direkta na yung salo. Bakit? Diba? Let's say, kaibigan mo to, tatlong tao, bago ka nagkabit ng account. Yung another account mo dito, panibagong simula ka na naman ng left at right. Panibagong build ka na naman ng left at right. Panibagong trabaho, panibago lahat, back to scratch. Punto ko, yung pinasok dapat ni B, kung itong si B ang pinasok niya 300, si C nagpasok yan ng 200, ito 100. Sana, kung umpisa pa lang dinugtong mo na, ganito nangyari. Ikaw rin to, dito mo palang nilagay si B, si C, si D. Lahat ng pinasok nila, salo na nito, salo pa nito. Nakukuha nyo ba yun, guys? Nakukuha nyo? Tignan nyo, dito, dahil dinugtong mo na siya sa ilalim, back to scratch ka, back to 0-0 ka. Dito, umpisa pa lang, kumbaga, dito, yung lahat ng mga nilagay nila, sayang, sa account lang, yung magbe-benefit. Hindi na nito makukuha dito. Pero again, pwede kang magdugtong sa ilalim ng mga kaibigan, kamag-anak mo, ng mga tao na. Okay lang, kung willing kang mag-start ulit sa scratch. Kaya, yung term na positioning advantage, ibig sabihin, i-position mo na, umpisa pa lang. Huwag ka na magtipid. Bakit? Kasi panghihinayang mo rin yan pagdating ng time. Kasi tinan mo yung mangyayari, ha? Tinan mo advantage nito, guys. Okay. Di ba ikaw to? Brain ko, ha? Para hindi kayo mali to. Di ba ikaw to? Ikaw to? Tatlo account mo, let's say na lang. Ang nangyayari, tinan mo. What if, dito sa right mo, may pumasok na tao, yung taong yun, napakalakas sa buong Batangas. Tapos, hindi mo mapigilan, hindi mo maawat. Talagang nagpaparami, dumugtong dito ngayon. Eh, itong taong to, burahin ko muna. Itong taong to, guys, okay, pahanap pa ako ng isang pen, no? Itong taong to, dumami siya, let's say, ng 500. Tignan nyo, ha? Ibang tao na to, ha, kaibigan mo na. Di ba ikaw to? Yung 500 na yan, ang tao dyan, waiting to be paired. Ibig sabihin, naghihintay na maparesan. Ibig sabihin, pag may, dahil nasa right mo yung 500 na yan, dito sa account na to, pag may pumasok na 500 dito, may kikitain ka na 500 times 1,500 pesos. Kalahating milyon yun. Naiintindihan niyo yun? More than half million yun. Sa account pa lang na to. Okay? Kasi, dumami na to yung 500 sa account na to. Eh, di ba ikaw rin to? Yun ikaw rin. So, ibig sabihin, yung trinabaho natin ng isang beses lang pumasok, isang beses lang lahat, bakit? Tinan mo ha, di ba? Nasa right mo sila. Lahat na papasok sa left, babangga, 1-5, tama? 1-5, kasi paparesa na lang ito, 500 na ito eh. Ibig sabihin, binanggaan na to, bumangga na siya, dito, bumangga na. Kumita na itong account mo na to. Ang good news, dahil pumosisyon ka ng account dito, lahat ng trinabaho natin dito sa kanan, no?
Lahat ng trinabaho natin dito sa kanan, guys, tatandaan nyo, pwede pa uli itong maparesan. Another, kung ilan to 500, pwede pa ito uling pumares ng 500 dito. Okay? Ibig sabihin, nag-multiply ka. Binanggaan na siya, natrabaho na siya, isang beses mo lang siya win-workout, pumares siya ng dalawang beses. So I hope nakakasunod kayo doon. Meron doon sa may baba. Sorry guys ha, kayo kinashiyan. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito, paghihinayangan mo ba na magdugtong ng account umpisa pa lang? Kasi sasabi mo, ay saka na lang ako magdudugtong kapag may, tinamaan, saka na lang ako magdudugtong kapag may tao na, kapag may magaling na, kapag may, malalaman mo ba yun? Malalaman mo ba yun kung kailan? Nagigets mo, umpisa pa lang, iposisyon mo na. Nagigets mo, wag ka dun sa point na, saka na lang, eh what if, na-invite ako sa ilalim. Tapos, ang gusto ko, makita ko kagad yung account ko. What if ganon? What if ako yung tao na papasok sa ilalim, 15 kagad ang kukunin ko, at puro 15 rin ang ipapasok nila. Diba? What if ganon? Eh, umpisa pa lang, nag-playing safe ka na. Tama ba? Iba kasi kapag alam mo na multiple account ka, mas malaki ang pwede mong kitain. Bakit? Imagine mo, one account ka lang, balik tayo dito. Ito, one account ka lang. Tapos, meron kang mapasign up. Let's say, taga Bulacan ka. Yung napasign up mo, taga Cavite. Eh, ikaw, hindi ka seryoso, parang taya-taya ka lang, isa lang account mo. Eh, yung taga Cavite mo, ang kinuha, 15 agad. 7 agad. Kahit na nauna ka at nasa taas ka, lalagpasan lahat nun yung income mo. Kaya dito sa JC, ang maganda dito, hindi totoo na yung nasa taas lang yung kumikita. Hindi totoo yon. Hindi totoo. Kasi kahit na nasa baba ka, no, pag naka-multiple account ka, at yung nasa taas mo, eh isa account lang, dalawa account lang, pagdating ng time, lugi siya. Kasi nga, kagaya nito, kahit anong birit niya, hanggang dun lang yung pwede niyang kitain. Unlike na naka-multiple ka, tatlo pa nga lang itong pinag-uusapan natin eh. Wala pa yung 7, wala pa yung 15, right? And mamaya babalikan natin yan ha, babalikan natin yan. So again, nandito pa lang tayo ngayon sa positioning advantage na iba kapag nakaposisyon na kagad, umpisa pa lang account mo. Kasi nasasalo lahat ng papasok sa ilalim. I hope nakakasunod kayo. Kaya huwag kayong magtaka, yung iba team, ganito. Yung iba, ang ginagawa, nakatatlong account na sila, kinukuha nung pa nila ng tatlong account ang asawa nila, kinukuha nung pa nila maski yung anak nila. Yes, anak. Kailangan talaga, normally, ang iba minsan ginagawa nila. Bata pa lang yung anak nila, binibigyan na nila ng account para may check-in. Di ba? Para at least may kukuhanin pagdating ng time. Kung long term mo naman nakikita, eh, bakit kung panghihinayangan? Di ba? Ang iba ginagawa, kinukuha na ng account yung magulang nila, yung parents nila, para yung pambili ng gamot, dito na lang galing. Ang iba nga, walang alam yung asawa. Alam mo yun, nag-a-abroad yung asawa. Yung, hindi niya alam na yung misis niya dito, kinuha na siya ng account. Wala siyang kaalam-alam dun. Diba? Bakit? Kasi ang tinitin na naman dun, hindi naman yung ilalabas mo eh. Ang tinitin mo dun yung benefit pagdating ng time ng pasasalamatan mo siya. Meron yung iba, umpisa pa lang, pinuposisyon na nila agad yung kapatid nila. Eh yung kapatid minsan, aayaw-ayaw pa. Sige lang, lagay mo lang yung account ko. Ang ginagawa ng ibang kapatid, pumuposisyon lang, kumakabit lang ng account. Tapos hindi pa kagad wino-work out. Pero alam mo kagandahan, let's say ikaw to, pinuposisyon mo na yung kapatid mo pa uli, dito naman, asawa mo, di ba, asawa niya, hindi, joke lang. Asawa mo, 'di ba? Kapatid ng asawa mo, 'di ba? Dahil umpisa pa lang naka-position na sila. Bukod ito pinag-uusapan natin bukod do sa multiple account, ha? We're talking about positioning advantage. Na after mo mag-multiple, maganda na may account ang asawa mo, ang girlfriend mo, basta wag lang kayong maghihiwalay. Kasi yung kikitain ng account nyo, okay, pinuposition na nanay at tatay. Ngayon dahil naka-position sila, anong mangyayari? Tinan mo ha,
Let's say, ito si na kapatid mo, hindi muna gumalaw. Naglagay lang ng account. Ang ginawa mo, saka ka naglagay sa ilalim, tinap mo ngayon yung mga kaklase mo. Nilagay mo na lahat dito. Alam mo, same story again kanina, dumami to ng 300, let's say na lang. Itong account mo na to, pag pumari sa 300, kikita to ng 300 times 1.5. Itong account na to. E di ba ikaw rin to, nakadugtong din siya dyan. Ganun din, pag pinaresan din niya yan, kikita rin to ng 300 times 1.5. E di ba kapatid mo yan, di ba tutulog-tulog, e biglang after 6 months nagising. Anong sabi niya? Ay, ang dami ko ng tao sa kabila. Mukhang malaki kitaan dyan ha, i-workout ko na kaya. Anong mangyayari? Magpapasalamat sa iyo yung mga pinosisyon mo kasi yung 300 sa kanan, dahil meron na siyang right, edi kaliwa na lang ang i-workout niya. Bangga-bangga na lang. 1-5, 1-5, 1-5. Nagigets niyo ba yun? Kesa sa umpisa, kesa nangyari, hindi nakaposisyon, mag-uumpisa sila ng 1-5, ng left and right ulit. Unlike na pinosisyon na umpisa pala, lahat ng i-workout natin sa ilalim, masasalo nila. Masasalo ng multiple account mo. Nakukuha nyo? Okay. Kaya yun ang dahilan bakit ang iba nag-e-elite. Yung elite natin is 7 accounts. And ang iba, nag-global, no? Which is 15 accounts. Ang iba, diamond, 31 accounts. Guys, ito yung tinatawag. Tinan nyo ha? Ito yung tinatawag ng positioning advantage. Alright? And kaya sinasabing working smart. Again, kasi nga, hindi mo na kailangan umulit, no? Hindi mo na kailangan umulit-ulit mula sa umpisa para lang ma-enjoy mo yung multiple, yung another basket of income. Pwede na isang trabaho na lang lahat yan. Parang ito nga yun, imagine mo na lang to. Tinan mo yung working smart. Pag-usapan natin yung 7 accounts. Tinan mo ha. What if naka 7 accounts ka? Tinan mo ha, ikaw lahat yan. Imagine mo, ilan ang sasalo dyan? Ilan ang pwede mag-multiply? Pangalan mo lahat yan. Dahil ikaw lahat yan, saan linya mo man ilagay yan, laging may sasalo, laging may sasalo. Tinan mo, winorkout natin linya mo sa Cavite, linya mo to sa Bulacan, linya mo to sa Manila, linya mo sa International. Isang beses lang natin, trinabaho lahat yan, winorkout natin. Pero ilan ang gumagana sa'yo? 7. So, pag sinabing working smart, parang ganito siya. Isipin mo na yung bawat account mo, isang beses mo lang nilabas na kapital yan. Pero lahat yan, branch mo. Lahat yan, basket of income mo. So, ang tanong lang dito, tinan mo ah, 1 account, 3 accounts, 7, 15, 31 na lang. Tinan nyo guys. Diyan sa mga accounts na yan, isipin mo parang taxi yan. No? Or parang branch ng Jollibee yan. Sa isang araw, ilan ang gusto mong gumana sa'yo na taxi? In just one day. Ilan ang gusto mong Jollibee na gumagana sa'yo? Tama ba? So, ano ang point? Diba? Diba? Isang araw lang nangyayari lahat yan. Pero, multiply ang income mo. Unlike na, tinan mo ah, you're working hard, ganito. One account ka. Ma, one account ka. Balik tayo dito ulit. Birit ka. May nag-sign up sa'yo from Canada. May nag-sign up sa'yo from Saudi. Yung effort mo, ma, yung effort mo na kinausap mo, ganyan, everything. Kahit ano pang gawin mo, dahil one account ka lang, 1.5 lang yan. Unlike ng multiple accounts ka, dadating ang time, ito na! Excited kayo! Magkakaroon ka ng tinatawag nating times many. Yan! Coach Anne, ano po ibig sabihin ng times many? Ano po ang impact ng times many? Ito yan. Okay? Ayusin natin para mas malinaw sa inyo. Are you learning, team? Okay. Halimbawa, di ba, ikaw rin to. Okay? What if
Ah, okay. What if, tingnan nyo, nakabaliktad ba, guys? Pwede ba? Okay. Okay, here we go, here we go. Ayan. No, grabe, birit ako ng sulat-sulat dito. Tapos naka, ano pala tayo, ulitin kaya natin mula umpisa. Joke lang. Okay, eto na. Alam ko, yan, naririnig nyo yung times many. Ano ibig sabihin ng times many? Eto na. Okay. Meron kasi tayong tinatawag na strong side at weak side. Ayan. Ano ibig sabihin nun, Coach Ann? Okay. Ganito. Burahin ko para hindi nyo magmano. Ganito siya, guys. Diba, 7 ang accounts mo, team? 7 ang accounts mo. Pag sinasabing times many, eto siya. Let's say, sa left mo, no? Iano na natin. Let's say, sa left mo, dumami na ng 800. Okay. Then, sa right mo, dumami yan ng 300 lang. Okay? So, halimbawa, ang 800, ito yung Pilipinas mo. Yung right mo, ito yung international mo. Okay? So, technically, yung nasa left mo, ang tawag sa kanila, strong side. Mas malakas na side. Yung nasa kanan, ang tawag dyan, weak side. Yan. Ibig sabihin, itong 800, no, naghihintay lang na paresan yung 500 dyan. Bakit? 800 minus 300 equals 500. Okay? So, ganito yung tsura niyan. Parang ganyan, o. Oh. Yan. Parang ganyan siya. So, yung 300, bumangga na yan. Okay? Bumangga na. Ibig sabihin, nag-1515 na yan. So, 800 minus 300, 500. Yung 500 na nandito na natitira, naghihintay lang yan na paresan. No? Waiting to be paired. Ibig sabihin, lahat na papasok sa right mo, kikita ka 1-5 sa account na to. Okay? Pero, dahil ikaw rin tong mga to, di ba? Okay, yan. May enjoy nyo tong learning na to kasi, ma-appreciate nyo lalo doon sa mga nag-multiple. Tatandaan nyo, in each account, laging may sariling left at right yan. Okay? So, dito pa lang, 800 and then 300. Puntahan natin tong account na to. Second account mo, no? Ikaw to. Sa account na yan, may sariling left and right yan. Copy? Diba ang laman nito, 300? Sabihin na lang natin, ang nasa left mo, 200. Ang nasa right mo, 100. Nakakasunod kayo? Kumbaga, yung 300 na laman nito, hinati natin. Copy? Okay. So, 200 ang left, 100 ang right. Copy? Okay. Now, ito na. So, meaning to say, nasaan, sa account na to, guys, sa account na to, nasaan dito ang strong side? Diba? Para ako teacher dito, no? Saan dito ang strong side? Sa account na to, diba yung nasa left? Okay, bakit? Kasi mas marami siya. Yung nasa right, 100 lang. So, meaning, lahat na papasok sa right mo, kikita ka, babangga dito sa left mo, 1-5 dito, sa account na to. Copy? Okay. Ito na. Di ba ikaw itong account na to? Sa ilalim niyan, tama? Kaya kung tumitingin sa, kaya ang pinipili ko yung etong nasa right. Kasi, pag sinabi mong times many, ang lagi mong titingnan dyan kung nasaan yung weak side mo. Nasaan yung earning side mo. Kasi doon ka mag-multiply ng income. Paliwanag ko. Tingnan mo ha. Again, dito sa account na to, 300 ang laman niya. Hinati natin sa left 200, sa right 100. Copy? Etong 100 na to, may left and right din yan. Tingnan mo ha. What if, ang left nito, tingnan mo, 70. Ang right nito, 30. Hinati ko, 70-30, kasi 100. Sample lang itong mga numero na to, ha? Para ma-figure out nyo. Puntahan na natin yung times many. Huwag kayong makakalimot. One left,
plus 1 right equals 1.5. Lagi niyong tatandaan yan. Okay? 1 left plus 1 right equals 1.5. Yun yung income natin dito. Okay, puntahan na natin to. Ready ka na? Okay. Sa account muna na to. Tinan nyo guys. Punta tayo dito. Sa account na to. To. Di ba ikaw tong account na to? Yung left niya 70, yung right niya 30. So meaning to say, lahat na papasok sa account na to, may 40 pa kasi naghihintay dito. Ibig sabihin, mas marami to. So lahat na papasok ito, pa! Kikita siya, 1 left plus 1 right equals 1.5. So kumita tong account na to ng magkano? 1.5. Copy? Okay. Diba ikaw rin to? Diba ang laman nito 200? Diba ito 100? So meaning, mas marami to. Meaning, itong isang tao na pumasok dito sa pinakakanan mo, nag-pair na siya ng 1.5 dito, eh di ba ikaw rin to? Isa lang yan, magpe-pair uli siya dito. Ang tawag na dyan, times 2. Isang tao lang, dalawa ang binangga, kasi dalawa account mo. So, times 2, magkano kita mo? 3,000 pesos. Isa lang. Wait, di ba ikaw rin to? Di ba main account ikaw to? Di ba 800 ko? Di ba 300? Ang times many, lagi mo titingnan yung earning side, yung weak side mo. So weak side, ng weak side, ng weak side. Ganun. Ano ang point? Yung isang tao na pumasok dito, balikan natin siya, okay? Yung isang tao na pumasok dito, bumangga na dito sa account na to, kumita ka 1.5. Bumangga pa dito, kumita ka again 1.5, kaya times 2. Eh ikaw to, eh di ba bangga siya uli dyan, magkano ka? Eh di times 3, magkano yun? 4,500 pesos. Isang tao lang pumapasok, pero ang income mo, 4.5. 7 accounts pa lang yan. Ito good news. Sa side pa lang na dito yan. Eh di ba meron ka pang account din dito? Ang kagandahan ng multiple account, kahit sa strong side mo, may income ka. Kasi dito pa lang, may nagaganap na rin bangga dyan. Kung ano ang nangyari dito, mangyayari din yan dyan. Point is simple. Yung positioning advantage, nasasalo lahat. Number 2, working smart, again, kasi isang beses mo lang siya pinosisyon, isang beses lang natin winwork out, pag dumating ang time, lahat na linya mo, Pangasinan, Bicol, Canada, Manila, Davao, Cebu, pag yan, sabay-sabay na yan, imagine mo na lang. Worst case na lang apat na linya na lang ang sumabog dyan. Magkano kita mo? Times 2, times 3, times 4. Nakuha niya yung idea. Nanghihinayang kasi ilalabas mo, pero hindi mo nakikita yung malaking impact pagdating ng time. Eh di ba nga dito, wala ka naman ng rente, wala ka ng pasweldo sa tao, wala kang overhead. Eto na lang, umpisa pa lang, nakaposisyon. Ang tawag din dito ay structure strategy. Yan ang tawag dyan. Bakit? Umpisa pa lang, yung structure mo, tama na. Kaya dun sa mga capable na mag-multiple, blessing yan. Kasi kaya mo eh. Yung iba, dami kong kilala, wala kayo gusto nilang mag-multiple, wala eh. Kaya ang iba naglo-loan, talagang naglo-loan, diba? Sasala ng ATM, yan sa grupo ng team laban, puro ganun sila. Diba? Ang iba kung saan-saan lumalapit, pag-ibig, GSIS, SSS, kasi ganun talaga. Meron akong kilala. Eto, totoo ah. Ano to? Lakasan ng loob. Totoo to. Nagbenta ng 3 baka sa probinsya. Makapag-multiple accounts lang. Meron akong kilala. Sinala yung titulo ng lupa nila. Makapag-multiple accounts lang. Again, the main reason is, hindi naman nila nakikita kasing gastos.
nakikita nila na negosyo, pamumuhunan, na pagdating ng time, sila rin ang magbe-benefit. Nakukuha nyo, guys? Kasi iba kaya pag umpisa pala, naka-multiple ka na. Gagayahin ka rin hanggang ilalim. Diba? And nasabihin mo pagdating ng time na hindi na sayang. Ang multiple, hindi mo kasi kagad mararamdaman yan eh. Let's say, nag-multiple accounts ka, nakapito ka. Hindi mo kagad ang effect niya, hindi short term. Hindi mo siya mararamdaman agad-agad. Yung times many, hindi. Pero I'm telling you, mararamdaman mo siya pagdating ng time. Sasabihin mo talaga, shucks, buti na lang. Bakit? Hindi, pag sumabog na kasi ang grupo mo, hindi mo na pwede yan galawin. Kung ano na yung naka-encode, encoded na yan. Touch move yan eh. Hindi mo na yan pwede iurong. Ay, pwede ba isingit ko muna dito? Hindi siya ganon. Na, iba, okay na muna, sige na, saka na. As pagdating ng time, ang gagawin mo, iurong, isisingit, walang ganon. Walang ganon. Kung ano na yung in-encode mo, ganon na siya. Alam mo ba sa JC, para lang alam niyo each account, no? Ito ha, ang each account, may titulo yan. Kala nyo ha, yung 15888888 nyo, hindi nyo yung pwedeng i-transfer ang pangalan kung kani-kanino. Talagang nakapangalan yan sa'yo. May titulo yan. Sabi ko nga parang may deed of sale yan, may ownership ka. Na ano man ang mangyari, sa'yo lang nakapangalan yan. Hindi, huwag mong baliwalain. Kasi pagdating ng time, ang taas ng value niyan. Diba? Kaya nga sabi ko, blessing pa yan. Kasi ano man ang mangyari sa'yo, pagdating ng time, may insurance, may inheritance clause tayo dito. Ibig sabihin, lahat ng kikitain ng account mo, ano man ang mangyari sa'yo. Kumikita na lang yung kalahating milyon isang buwan, pagdating ng time. Kung sino yung beneficiary mo, let's say, asawa mo, anak mo, parents mo, kapatid mo, kung sila lang talaga yung pamilya mo, first degree, lahat ng income ng account mo, sa kanila lahat mapupunta. Imagine that. Diba? So talagang hindi ka manghinayang. Kaya alam natin, ang pera sa banko, pag may nangyari sa'yo, hindi mo basta-basta makukuha. Ipifreeze ng banko yan, kahit na million pa pera dyan. Ganun yun. Diba? Sa JC, hindi. Lahat ng income mo sa account mo, automatic ibibigay ng JC yan kung sino yung beneficiary mo. Ganun siya kalupit. Right? So, ito na. May natutunan naman kayo. Nasagot ko na yung times many, yung positioning advantage, yung working smart. Dinagdag ko pa tong structure strategy. Okay. Ito na. Pag-usapan natin tong part na to. Isasummarize ko siya ng buo para makita nyo kung ano pa yung pinakamatinding benefit nito. Alam nyo bang hindi small time tong negosyo natin? Sobrang big time to. No? Naka-classify lang siya na kung ano na dahil nga. Siyempre, wala naman sa structure yan eh. Nagkataon lang. Siyempre, na ganun ang pinakamagandang illustration niya. Diba? Nakuha nyo guys. Ang iba kasi makakita lang ng bilog-bilog. Ay, ano yan? Ganyan yan. Tama ba? Makakita lang ng bilog-bilog. Ay, ano yan? Ano, porket ganyan na? Ano mo yun? Pyramiding na? Hindi naman tayo pyramiding. Illegal yun eh. Scam yun eh. Diba? Matinong multi-level marketing tayo dahil lang ba sa positioning na ganyan? Ano gusto mo balik tarin natin? Et, alam mo ba, eto ka. Tapos, may nag-sign up sa'yo. Ganyan na nangyari. Oh. Diba? Tingnan mo yung tsura. Imagine mo kayo sa baba ako, kumikita ka pa. Imagine mo ba yun? Imagine mo ba ganyan yung structure? Wala sa structure yun. Kung ayaw mo ng ganyan structure, edi eto. Alam mo, this is you. Tapos may napasign up ka, lagay mo dito sa left, lagay mo dito sa right. Tapos siya may napasign up din siya. Siya may napasign up din. Siya din. Imagine mo mukha ng spaceship, di ba? So the proper diagram or illustration is yung kanina. Ayan. And ako guys, no? Balik tayo sa topic. Ako mismo, alam ko sa sarili ko gaano kalaki yung impact nito. Pakita ko sa inyo. Alam nyo ba na ang each account mo, ang each account mo, basket yan, di ba? Kumbaga, may kanya-kanya yan na pagkukuhan ka ng budget pagdating ng time. Coach, ano nung ibig mong sabihin?
pag one account ka lang, di ba sabi ko 10 pairs lang, ano man ang mangyari, hanggang one account ka lang. Hanggang dun lang, may limit lang. What if nag-decide ka na i-work out talaga to at sabi mo na dahil sa JC, dito ako makakapagpundar, dito ako kikita ng 5 million, 10 million, 15 million, 20 million. Why not? Possible naman talaga yun eh. Nagigets mo? Isang industry, hindi naman ako kumita ng 10 million lang eh. Hindi 20 million. Daang million. Dahil sa ganito. Dahil sa structure. So, paano? Imagine mo, one account ka lang. Kasasabihin mo pagdating ng time, gusto mo JC lahat, okay lang. Kaya lang tingnan mo. Yung pambayad mo ng school ng anak mo, dito mo kukunin. Pangkain nyo, dito mo kukunin. Pang-renta mo, o pangbili mo ng gantong, sorry, pangbili mo ng mga gantong real estate, dito mo kukunin. Pang-travel mo, dito mo kukunin. Lahat, ito lang kasi ang basket mo eh. Unlike na, balikan natin, yung 7 accounts mo, o 3 accounts mo, tingnan mo ah, iba-iba ang basket niyan. Kung 3 accounts na nga lang, laking tulong na nun eh. Bakit? Sa main account mo, dito mo kunin yung pang-araw-araw nyo. Dito mo kunin yung talagang, alam mo yun, yung talagang pang-operation nyo sa bahay nyo. Diba? Pambayad ng bills, pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Diyan mo kunin. Let's say, sa pangalawang account mo, diyan mo kunin yung budget para sa mga anak mo. O yung pangatlong account mo, diyan mo kunin yung pambili nyo ng mga pan-travel nyo. O yung another account mo, o yung pinag-iipunan mong farm sa province, dito mo kunin. O ito yung isang account, o para yan sa mga pangtulong mo, sa mga kamag-anak, at kung sino pang tinutulungan mo. O itong isang account, di ba? Para yan sa mga, let's say, sa mga labas-labas nyo, yung pang resort-resort nyo, yung pang, mga panglabas-labas nyo ng pamilya nyo, emergency, di ba? Ang dami mong account na pwede mong pagkuhala na iba-iba ang panggagalingan. Nakuha mo yung point. Kumbaga, may designated or allocated na income, na budget, na pagkukuhala mo sa kanila. Isang beses mo lang lahat winwork out yan, pero lahat yung pwede magbalik ng pera sa'yo. Nakuha mo, magkano ba kapital ng 7 accounts? 111,000. Yung totoo lang, 111,000. Sa madaling ano, kung negosyo ang pag-uusapan, sige nga, I'm telling you, kulang pa yan ng renta, ng 1 month advance, 1 month deposit ng negosyong tatayuan mo. Sa pintura pa lang, kung magtatayo ka ng business, sa aircon pa lang, sa sofa pa lang, sa ilaw pa lang, grabe magkano nagagastosin mo. Diba? Kung titignan mo yung idea na pag iba-iba mo yung pagkukuhanan, unlike sa one account lang, lahat again, ang bahay nyo, pang-travel nyo, pang ano sa mga anak mo, education, lahat, savings nyo, dito mo na lahat kinuha. Pwede nga dito sa 7 accounts, 3 account na yung gagalawin mo, yung income ng 4 na account mo, ipon mo na yun eh. Diba? Yun na yung paiikutin mo, kumbaga na magpambili mo ng mga solid or liquid investments nyo eh. Diba? Ano ang point? Treat this as your family business. I-treat mo ito na pang long-term na negosyo. Hindi mo lang siya titingnan yung ngayon lang. Right? So I hope you are learning. Guys, sinasabi ko ito, based experience ko. Kasi again, hindi ka naman makakabili ng bahay dito, lalo na sa subdivision namin. Hindi ka makakabili ng ilang sasakyan ng one account lang. Nakuha niyo yun? Kailangan talaga marami. Importante yun, lalo na pag, again, lalo na pag nakikita mo na yung future. Ito maganda. Iba yung account ko sa account ni Rai. Na-imagine nyo ba yun? Kaya kumbaga, iba yung na-apply ko to. Times many. And guys, 12 years na ako sa industry. Nakita ko na kung ano yung pinaka-baba at pinaka-taas. Nakita ko na kung ano yung pinaka-mabilis at pinaka-mabagal. Naaral ko na yung mga tamang strategy. Kumbaga, I do not base on the book. I base dun sa experience ko. Sa natutunan ko, sa nangyari sa akin, kung paano kumita ng ganong kalaki. Kasi, mali mo kung one account lang ako, kalahating milyon,
oo, dadalakihan mo yung mental wallet mo eh. Kasi pagdating ng time, marirealize mo, sayang. Yung pa pala, kaya ko pala maging gano'n. Nagigets mo yon. So, ano ang point? I'm giving you this. Hindi ko sinasabi na, oh, on the spot, mag-multiple ka. I'm telling you, may option. And I'm giving you yung pinakamabilis na vehicle. Simple lang naman yan eh. Kung naka one account ka, kailan mo ba gusto makuha yung goal mo? 1 year? 2 years? O naka-multiple ka, kailan mo gusto makuha? 6 months? 8 months? Ano ang point? Napabilis natin. Nakuha nyo guys? Ganun siya. Okay? Now, yung last, no? Pakita ko sa inyo yung nakikita nyo to sa video eh. Para at least mas ma-appreciate nyo ulit. Okay? I hope na natutunan nyo na yung multiple accounts or yung times many. Pero ito na yung last, no? Lagay natin sa comparison, no? Na summary na ng lahat ng pinag-usapan natin. What if one account ka nga lang? Tapos, nagpa-sign up ka ng 8. 8. Imagine mo kung magpapasign up ka ng 8 sa panahon ngayon, magkano yun? Eh dati ang referral bonus ng JC, 1,000 pesos lang. Ngayon 5,000 na. Imagine mo yun, di ba? So, 8 times 5,000, 40,000 agad yun. Okay, ito ang scenario. 1 account, okay? 3 accounts, ikaw to. And then, 7 accounts. Kita pa ba? Ayan. 7 accounts. I hope nakikita pa sa screen, no? Okay. 1 account, 3 accounts, 7 accounts. And ang scenario na titingnan natin, 8 ang na-direct mo. Pag sinabing direct, naririnig niyo yung salitang direct, ibig sabihin, na-refer, na-sponsor, na-invite, na nag-sign up. Ganun yun, direct. Direct ang tawag doon. So what if, 1 account ka, 8. 8 ang na-direct mo. Paano ang magiging encoding or positioning niyan? Ganito yan. Panoorin nyo guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan ang itsura niya. Okay? Dalawang account ka lang, pinosition natin siya ng ganyan. Tinan nyo ha. Magkano kikitain mo? Again, balikan natin. 1 left, 1 right equals 1.5. Ayan. Ulitin training ako nito sa office. Gusto ko yung sumisigaw 1.5. Okay. 1 left plus 1 right, 1.5. Okay? 1.5. Tulungan nyo ako magbilang. 1.5, 1.5, 1.5. Ilang 1.5? Ilang 1.5? 4. So, magkano kikita niya? 1.5 times 4, magkano? 6,000 pesos. Tama ba? Okay? Can you follow? Okay. Puntahan natin yung 3 accounts. Again, 8 ang napasign up mo. Ano ang itsura niyan? Okay? 1, 2, 3, 4. Saan natin lalagay yung 4 pa? Dito. 5, 6, 7, 8. Okay? Now, tingnan natin ngayon kung ilang pairs ka. Ilan ang pairs mo dito? 1, 2, 3, 4. 4. Dito sa 7 accounts, ilan ang magiging pairs mo? Bilangin natin. Okay? Sa main account, ilan? 1, 2, 3, 4. Copy? So, sa main head, sa first account mo, meron kang 4 pairs. Okay? 1, 2, 3, 4. Di ba ikaw rin to? Okay. Meron siyang separate na left and right. So, ilan yan? 1, 2. Okay? So, second head mo, meron kang 2 pairs. Di ba ikaw rin to? So, meron kang agay nilan. 1, 2. Nakuha nyo guys? So, dun pala nag-multiply na, di ba? So, sa third account mo, ilan? 2. Total of, ilang pairs lahat? Okay? 8 pairs. Guys, kung napansin nyo, 1 account, 3 accounts, 4 pairs lang dito, dito 8, dumoble ka agad. Doble ka agad ang pairs mo. So, tingnan natin, 6,000, kung
8 times 1, 5 per pair. Magkano yun? Tulungan niyo akong mag-compute. Magkano? 12,000 pesos. Tama ba? Okay. Now, tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Huwag kayong kumura. Sa 7 accounts tayo. Ilang pairs ka kaya pag 7 accounts? Kung 8 yung na-direct mo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sample na lang. Ganyan yung maging structure mo pagdating ng time. Tignan mo ha. Bilangin natin kung ilang pairs ka. Sa main account mo, ilan? Tignan nyo guys. 1, 2, 3, 4. Tignan nyo guys ha. Bilangin natin. 4. Dito, ikaw dito, ilan ang pairs mo? 1, 2. Tama? Lagay natin. First account. Okay, 4. Second account. 1. Sorry. Second account mo, 1, 2. Tama, 2. Sa third account mo, ilan? 1, 2. Okay. Di ba may fourth account ka pa? Ito ka? Ilan yan? 1, 2, 2. Ilan to? 3. Ilan to? 4. So, sa fourth, fifth, sixth, and seventh account mo, no? 4, hanggang 7th account mo, meron kang another ilan? 4 na pairs. So, ilan lahat yan? 4, 6, 8, plus 4, ilan? Tama ba? 8, 9, 10, 11, 12. 12 pairs. Guys, kung titingnan nyo dito, ilan narito ako ah? Okay, 1, 2, 3, 4, tapos ito 2, tapos ito 2, tapos 1, 2, 3, 4. Tama. Kung titignan nyo guys, nagsimula tayo ng 4. Tapos naging 8. Tapos naging 12. Point ko simple. Kung 1 account ka lang, hindi mo ba napansin na times 3 yung nawala sa'yo? Naka mo, 4 times 3, 12. Yun mangyayari kung naka 7 accounts ka. So, magkano yung nawala sa'yo dun? Magkano, kumbaga, kung titingnan mo yung mas malaking picture, magkano, 12 times 1, 5 per pair, magkano? 18,000? I believe 18,000. Tama ba? 18, no? Tama, 18,000. Oh, 18,000. 18. Guys, kayo na mag-compute. Sabi nga ni Ate Jean, si Ate Jean, kung nanonood ngayon, general accountant yan. May mga kakilala rin niya, mga CPA, si Sir Froilan nanonood, Chief Finance Officer, magagaling mag-compute yan, magagaling sa numero yung mga yan. Alam nila ang small number at big number. Alam nila. Nagagets nyo? Ang dali kayang tingnan to. 1 account, 3 accounts, 7 accounts, 4 pairs ka dito, 8 pairs ka, dito 12 pairs. Dito, ang nawala sa'yo, 1, 2, 3, kalahati. Ito ang nawala sa'yo, times 3. Nakita mo yung difference? Tingnan mo ha. Okay, sabi mo, okay lang yan. Bakit? Nawalan lang naman ako ng magkano. 18,000 minus 6,000, magkano lang nawala sa'yo, di ba? Parang thinking mo, parang 12,000 lang, okay lang. Oo, nagigets ko. Ngayon, oo, okay ka pa. Eto matindi, parang kung dumating ang time, sabog na yung grupo mo. Pag sinabing sabog sa gantong industriya, at naririnig mo yung salitang sabog, ibig sabihin yan, sobrang lakas mo, sobrang tindi ng income mo. Yan yung milyuna na, yan na yung talagang, kumbaga, wala nang patid. Talagang consistent na yan. Nagte-10 pairs ka na everyday. Diba? Hinahabol ka na ng 1.5, kalahating milyon isang buwan. So, ganoon na yung sabog. Eh, paano pag dumating ang time? Sabog na. Balik natin yung sinabi ko kanina. What if nga? Sa left mo, may kagaya ko.
sa right mo, may kagaya ni Rai, may kagaya ni Coach Bench, may kagaya ni Von, may kagaya ni Jason. Nakuha niyo ba yung point? May kagaya, tingnan mo na lang, nakakuha ka na lang sa pinakailalim mo, times 3 mo, times 4 mo, isang KM Pinos. Na kung magpasok ay sobrang dami. Kayo bang sabihin kay KM, ah, hanggang dyan ka lang ha, KM ha, huwag ka masyadong magparami, hindi mo mapapipigilan yan. Bakit? Kasi sa ilalim niya, marami rin gustong maka-experience ng 10 pairs. Tama? Marami rin tayong pwedeng tulungan sa ilalim. Nakikuha nyo? So, dadating ang time, hindi mo talaga kayang awatin. Bakit? Kasi hindi lang naman sarili mo iisipin mo eh. Ang iisipin mo sila, kailangan kumita sila, kailangan maka-experience sila. Yun yung pinakamasarap na mangyayari sa atin. Pagdating ng time, nakita ko na to eh. Alam ko nang mangyayari to. Ngayon pa nga lang, grabe, nakinikilabutan na ako sa sobrang dami. Naramdaman ko lang, nakita ko na to. Kaya ngayon pa lang, ina-explain ko na sa inyo para wala tayong ma-miss. Para pagdating ng time, wala tayong, sayang ako, hindi ko na posisyon, sayang, hindi ako. Nagigets mo, at least ngayon pa lang, alam mo na, may awareness ka na. Bakit? Balikan natin. Oo, ngayon okay ka pa, pero tingnan mo. Oo, nawalan ka 12,000? Ngayon, kapatid, what if nangyayari yan sa'yo every month? What if nangyayari yan sa'yo every day? Magkano ang nalulus mo? Magkano nawawala sa'yo? Tingnan mo yung nangyari. Nang hinayang ka, naglabas ka lang ng 15,800 dito. Dito, 48,000. Come on. Dito, 111,000. Tignan mo guys ha. Nagtipid ka, magkano difference? 31,000. Nagtipid ka ng 31,000. Nagtipid ka, magkano? 90,000. Nagtipid ka na isang beses, natakot ka may mawala na ganyan. Pero, ang hindi mo nakita, yung long term, magkano ang nawawala sa'yo? Tingnan mo, sa 450,000 na lang versus 1.3 million, nawawala ka na 900,000 dun isang buwan pagdating ng time. Ganun siya. Nagtipid ka ng 30 mil, pero hindi mo nakita na balang araw, mawalan ka ng kalahating milyon, 300,000, dahil isang beses, ano yun, kinabahan ka. Nagigets mo yun. Again, no, bilang pagtatapos, anumang account ang kunin mo, tandaan mo, ang benefit niyan, hindi sa amin, sa'yo. Kasi, kaya mo lagpasan lahat ng income ng mga nasa taas mo pag naka-multiple ka. Pag tama ang mga accounts mo, I'm telling you, kita ko na yan. Ito good news. Diba? Promo ngayon. Grabe blessing, no? Bakit? Nung wala pang pandemic, nung wala pang promo na 5,000 per referral, nung wala pang ganyan, ang dami na naglalabas ng account. Ang iba naglo-loan pa sa home credit, sa cashalo, yung mga ganun. Tingnan nyo ah. Kaya pa? Kaya pa? Okay. Guys, tingnan nyo. A blessing, no? Tandaan nyo, ang nawawala sa inyo, malaki. Eh dati, may nag-a-add ng account. Kasi mag-a-add ka eh. Sabi, nagdadagdag ka ng account. Dati, pag nagdadagdag ka ng account, ang income mo lang 1,000 pesos. Why? Kasi ang referral bonus, applicable siya pag nagpa-sign up ka ng ibang tao na kukuha rin ng 15,888. Okay? Nakuha nyo? Pero ang referral bonus, applicable siya, again, sa new sign up, applicable din siya sa tinatawag na reheb or additional account. So, meaning to say, kada dagdag mo ng account, nire-refer mo na naman yung sarili mo. Copy? So, ibig sabihin, pag nagdagdagan na another 15,888, sa'yo na yun, nire-refer mo na yung sarili mo. Kung magkano man yung referral bonus, sa'yo na mapupunta. Ano ang point? Dati, nung wala pang pandemic, nung walang promo, ang dami nag-a-add ng account, 1,000 pesos ang referral. Mag-a-add sila ng account, 15,888, ang referral nila, again, 1,000. Parang ano mang pinagpala sa lahat ng tao, na ngayon ka pa na timing na mag-add ng account,
natin ng 15888, nai-imagine mo ba ang referral bonus mo dyan kaagad 5,000? Nakukuha mo, bawi ka na, naka-position ka. Eh dati nga walang promo, willing kumuha ng 15 eh. Willing kumuha ng 31 accounts eh. Diba? Nakuha nyo, wala pang promo yun. Eh lalo na ngayon, ito yung pinakamasarap na timing na mag-position ka ng mga pamilya mo, mahal mo, asawa mo, at mag-add ka ng account kasi nga, naka-promo. Hindi ka manghihinayang kasi kada labas, 5,000 sa'yo. Hiwalay pa yung matching bonus na 1,515 dyan. Nakukuha nyo ba yun? Sana naiintindihan nyo. And syempre, hindi ko pa, hindi ako papayag na hindi kayo makatulog. Hindi ako papayag na ako lang yung hindi nakakatulog. Gusto ko lahat kayo hindi nakakatulog. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa? Hindi ako papayag, hindi ako nakakatulog araw-araw sa sobrang dami ng transaction. Matutulog ka na ng lahat, may nagme-message pa sa'yo. Coach, nagtatransact na po kami ng credit card. Pagkagising ng umaga, ang bubulaga sa akin, puro deposit slip. Alam mo yun, pagdating sa office, sinasabi na ng mga office, kayo eralista, ang dami-dami ng transaction. O diba, happy situation? Nung ano, ito yung panahon na sa ayaw mo sa gusto, may mga tao talaga na ma-appreciate ko. Yun yung totoo doon. So, parang talagang hindi na kayo makatulog ng todo sa sobrang pagka-excite and pagka-gigil, no? Diba? Alam mo yun, yung parang tama yung sinabi ni Boss Joe kagabi. Ito yung panahon na parang naakita ng ginto at diamond sa gitna ng pandemic. Na sa panahon na ang mga tao na mong problema at walang at naghahanap ng solusyon, ikaw nakakita ka na napakagandang solusyon. Imagine mo, hindi pipitsugin yung company mo. Napakatibay ng mga may-ari na kung sino man ang magsasabi na magtatanong ba pa na totoo ba kayo, illegal ba? Papanood mo lang sa kanya lahat ng mga nagpapasalamat kay CEO natin at kung paano patunayan ng mga yun na grabe ang taong yan. Imagine mo yun. Diba, ngayon lang ako nakakita ng may-ari sa 12 years ko sa industry. Ngayon lang ako nakakita ng may-ari ng multi-level marketing ng ganitong industriya na ganyan tingalain ng matataas na tao. Imagine mo yun. Kasi karamihan ng mga nagtatayo ng ganitong negosyo, MLM, parang nobody lang din sa nobody lang din sa, kahit na mayaman sila, nobody lang din eh. Pero ito si Boss Joe, yung presidente, iba eh. Nagigets nyo, sila ni BP, iba sila eh. So ngayon, anong point? Ang sarap gawin negosyo talaga, lalo na alam mo sarili mo. Di ba? Hindi lang ikaw yung magbe-benefit, pati yung mga tao sa ilalim. Ito na nga, parang hindi na kayo makatulog. Ready na ba kayo? Ito na. Diba? Ang pinag-usapan natin, matching bonus. Magkano? 1,500 pesos. Diba? Ito yung pinag-usapan natin, guys. Tama? Na nag-multiply. Huwag niyong kalimutan, meron tayong another income sa JC na hindi pa nahiwalay pa sa 5,000 at 5,000 referral, hiwalay pa itong matching bonus. Baka nakakalimutan nyo, meron tayong tinatawag na leadership bonus or one leg bonus or incentive. Paano yun? Panoorin mo. Diba ikaw to? Okay. Diba, pag nakapagpa-sign up ka ng friend mo, let's say taga Singapore ka, eto taga Dubai, etong friend mo na to, siya yung naunang nagkaroon ng 151515. Ikaw wala pa. Okay? Left and right, ikaw wala. Siya meron. Sa ibang company, wala ka ng income dyan. Bakit? Kasi kailangan left at right. Okay? Sa JC, ang good news, ayaw ni JC na may masayang sa effort mo. Gusto niya, anuman ang mangyari, kumita ka pa din. So, paano yon? Pag ganyan na nangyari, wala kang 1-5 batching bonus. Pero dahil meron tayong another way to earn na leadership bonus or one leg incentive, ano ibig sabihin? Kahit isang leg lang yan, kikita ka pa din. Kasi basta ikaw ang nagpa-sign up sa taong to, ikaw ang nag-direct sa taong to, no? Tama? Lahat ng income niya sa 1-5-1-5-1-5-1-5 matching bonus, may 20% ka. Halimbawa, kumita to, 10,000. Masaya ba siya? Yes.
Pero ikaw, hindi ka nakakalimutan ng company. Bakit? Kasi hindi naman siya kikita kung hindi mo siya niyaya. So may 20% ka, pwede may 2,000 ka. Tumita siya 100,000, pwede may 20,000 ka. Hindi ibabawas yun sa income niya. Hiwalay pa yun. Ang tawag doon, one leg incentive or leadership bonus. Ang pinaka-intention ng way to earn na yun, tulungan kumita yung mga tao sa ilalim. So, hindi ito yung recruit-recruit lang na pagkakuha ng pera tapos na. Hindi ito yun. Kailangan talaga pakitain natin, tulungan natin kumita yung bawat tao. Ayos? One account, one, isang tao pa lang yan. Paano kung apat na yan? Tama? Paano kung tatlo na sila? Kumita na lang ng tigo 100,000 isang buwan yan. Diba? Meron kang another magkano? 20,000 pesos ng 20,000 pesos isang buwan. Hiwalay pa sa matching bonus yan. Guys, eh paano pag nagkalahating million yan isang buwan? E di 20% ka ng 20% doon. Tama ba? And kung ano ba connection yan, Coach Anne, sa multiple account? Di ba pinag-uusapan multiple account? Ito na nga. Ito yung connection. Tao ang pinag-usapan natin na kumita. May 20% ka. Pero huwag mo kalimutan na yung leadership bonus na yan o yung one leg incentive na yan, applicable din yan sa rehead mo. Ano ibig sabihin? Ikaw to? Ikaw rin to? Ikaw rin to? Pangalan mo yung tatlong yan? Itong account na to, balikan natin, kumita na lang to na 100,000. Kumita na lang to na 100,000. Pangalan mo yan eh. Tama? Ang good news, itong main account mo, tama, kung naaalala nyo kanina, balik tayo, di ba nag-multiply yung 1515? Ang good news, multiply din, maski yung 20% na leadership bonus mo. Paano yon? Pakinggan nyo. Na, iba matching bonus ito, iba matching bonus nito. So, mag 100,000 na lang to, mag 100,000 na lang to. Etong account na to, kikita ng another 20,000 leadership bonus pa lang. Wala pa yung matching bonus. So, anong point? Kada add mo ng account, another 20% ka doon, 20%, anong point? Nagmumultiply na sa matching, nagmumultiply pa sa leadership bonus. Ngayon, maiintindihan mo na bakit talagang lahat ng angulo dito, kita mo, may income talaga. Magmumultiply ka talaga. Kikita ka talaga. Hindi ko sinasabi sa'yo, yayaman ka dito, matutulog ka lang. Pinapakita ko sa'yo, numero. Hindi lang, kumbaga, motivation. Ang pinag-uusapan natin dito, numero. Pag pinakitaan kita ng numero, ang numero, hindi magsisinungaling. One left, one right, 1-5. Madaling maintindihan. One left, one right, 1-5. May pumasok din sa left at isa sa right, 1-5. Wala ka ng ibang kakabisaduhin. Yun lang siya. Kaya kahit accountant, naiintindihan. Kahit na high school graduate, naiintindihan. Kasi hindi naman na nila kailangan kumabisado ng 3x plus 2y. Eh. Hindi na nila kailangan kumabisado ng square root of 6 to the 10 power. Ang hirap kaya kasagutin yan. Tama, mali. Kahit nga tagalogin mo yan eh. Parisukat ugat ng 6 sa 10 kapangyarihan. O, di ba? Ang hirap niya ni. Punto. Wala ka nang kakabisaduhin na ganyan. Ang basic lang, one left, one right, one time. Right? So, I hope may natutunan kayo sa lahat na tinuro ko. Kung ang next topic natin, ituturo ko sa inyo lahat ng mga safety nets. Yan. Next topic natin, next training natin, tuturo ko sa inyo yung safety nets. Ano ang assurance natin na talagang pangmatagalan yung company? Ano ang assurance natin na hindi mag-overpay out ang company? Kasi kung tinitin mo, halos lahat pinamigay na ng JC. Napaka-generous mamigay ng cash. Ano ang assurance na kayang i-sustain ng JC na mabayaran lahat? Ano ang assurance na kaya ng JC na patagalin lahat. Sabi ko nga, kung meron dito pinaka-strict sa ganyan, na mabusisi ako yon. Kaya huwag kayong mag-alala. Iniisip nyo pa lang, sasagutin na natin yan sa next training natin. Okay? Iisa-isahin ko sa inyo lahat ng angulo para maintindihan ninyo na yan, e-computed yan
na talagang tatagal yan, sustainable yan, right? And talagang masasabi ko sa inyo, I'm telling you, sumabay ka sa momentum na to. Pinapasa na sa atin ang maigi ngayon yung momentum. Si Lord, grabe, grabe magbuhos talaga. As in, kanina bago kami umakyat ni Rai dito, pinag-uusapan namin habang nagsha-shower. No, hindi kami nagsha-shower magkasabay, ah. Nagsha-shower siya, nag-aayos ako. Nag-uusapan namin, sabi niya, grabe, grabe si Lord, wala tayong masabi. Kung magbuhos siya ng blessings, apaw talaga. Basta lang talaga, lagi mong i-acknowledge siya, lagi mo talagang iangat lahat sa kanya. Na alam mo yon, yung prayer mo, hindi kanya bibigyan lang ng french fries lang eh. Bibigyan kanya talaga ng sabog na meal talaga, complete set talaga, with dessert pa. So talagang blessing sa atin na makakita ng JC, no? And we're here, I'm your founder, andito ako, maharap ako sa inyo. Gusto ko lahat tayo kumita dito, magkakasabay, magkakapantay, lahat, alam nyo. And of course, no, lahat kayo mag-guide, no? Kung may gusto pa kayo itanong, kayo mahiya, tanong nyo sa mga team leaders nyo. So yun lang guys, maraming salamat, tuloy-tuloy tayo. God bless you team, God bless you Eralista. Maraming salamat sa lahat ng tiwala, suporta. Tuloy-tuloy natin to, tumulong tayo, sabi nga ni CEO. Kailangan tulungan natin lahat ng mga bago na papasok pala. So, ayun, lahat tayo, we can win this battle ng pandemic. Lahat tayo aangat lahat. Alright? Sabay-sabay tayo. Thank you so much, guys. God bless you sa lahat ng nanonood. Hanggang ngayon, thank you, guys. God bless. Bye-bye.